masabi na, uy, when it comes to region-region lang, ito na yung pinakamalakas. Diba? Ito, sa ngayon, medyo nag-lean towards ako sa Betboom. Mm-hmm. Given na mas nakikita ko sila nagpe-perform na maayos compare mo sa Team Spirit. Ang mahirap lang kasi sa Team Spirit, boy, basta may ano kasi ito eh. Parang depende sa trip nito kung malakas sila o hindi eh. Lalo na pag malaki yung prize pool, pag malaki yung prize pool, Matic, top ano, tawag dito, top team, Team Spirit. I think kinas ko yung laro nila against GG. GG ata yung nanalo, kung doon nagkakamali. Nang Team Spirit? Oo. 2-1. Diba? Ang tanging tumalo lang sa kanila is Gaming Gladiators. And then yung series nila against Nouns and... ano pa ba? Nouns and BP. Yan. Yan. Para sa 2-0. Yun yung mga tinalo nila, no? De, ito nga isa sa mga 2-1 talaga. Mataas yung chance. At ang maganda sa series na to, hindi siya totally laglagan. Aha. Uh-huh. More of a, ano lang, kung sino yung sasama sa ibang teams na puro 2-2 yung score, which is magkakaroon ng chance na malaglag pa. Correct. Diba? Kasi ngayon, tingin mo, daming teams na nasa 7th place. Oh. Tatlo na lang kasi malalaglag eh. Mm. Boom, G2IG, Shopify, Team Liquid, Team Secret. Kung sino yung matalo dito, sasama doon. Tapos yung mananalo dito, safe na na upper bra, na pasok sa playoffs. Kumbaga pares kasi sila 2-1 eh, no? So let's see mo ang fast-paced approach, ano? Eh, yung Betboom dito, they have Lion and yung Kotel habang... very sync naman yung lineup pagdating sa two heroes na agad ng Team Spirit dito. Then disruption into torrent combo plus buff syempre nung barko, laking bagay, lalo na yung mga skill dito na pagka-spammer ng Betboom, laking bagay yan, Mike. Para may nakita ko nagbasa, nag-chat dito na wala pa daw panalin Riot. Actually puro panalin Riot pero dalawang games lang naman kasi. Diba? So tignan pa rin natin kung bakit na yung first talo, if ever. Pero mataas talaga chance game dito mga sir. Kaya kung sino yung mananalo ng game 1, betan nyo na against ng game 2. So, Bat Rider, anong take mo dito, Mike? Magiging... sakto lang. Actually, sobrang ano to eh. Ito na yung rank 1 hero na pangka-counter mo sa Keeper of the Late game eh. Ito yung hero na hindi mo pwede build on, oy, okay lang, BKB ko lang yan, okay na ako. Hindi ganun eh. May mga ganun kasi scenario na pag Kotal ka tapos ang kalaban mo Mars lang, hindi ka ganun matatakot since pag nagka-BKB ka talaga makakatakbo ka. But with this Bat Rider, wala. Ang hirap lumaro as Keeper of the Late. Best example nito yung series kahapon. Uh-huh. Ano nga ba yung series kahapon? Wait lang, double check ko. BP Secret yun eh. Ayun, BP Secret na yung si Cordan as Keeper of the Light, nanalo siya ng game 1. Basic lang, nakagalo ng maayos. Pero nung game 2 na nagkaroon ng Bat Rider, wala na, hindi na gumana yung Keeper of the Light niya. Ito, Mirana naman yung magiging third pick ng Betboom. Si Nyx Assassin, no? Very effective siya against Bat Rider, Kotel. Ngayon, hindi siya na pipick, ano? Si Mirana. Nyx Assassin. Nyx Assassin pala. Oh, wala. Ang daming hindi na pipick na hero, man. Yung, well, tignan natin. Tignan sa stats. Unpick heroes, ang dami, oh. Hindi rin na-pick yung A. Ang dami. Basta yung sinabi mo, Nyx hindi nga na-pick. Invoker, di ba? Even unban. Tama? Oo, marami talaga. Maski unban, ang dami. Kahit sa unban, di pa na baban si Invoker. Daming heroes. Dami. Tapos imagine invoker rin, parang alam mo, pag universal hero kasi alam mo, uy, pickable. Lots of team gumagamit ng hero na yun. Pero I'm surprised na even kahit sa ban, ang dami pang hindi nababan na heroes dito. Almost ano pa yan eh. Parang kung titignan, 1/4, no? 1/4 ng ano heroes lahat sa Dota 2. Ano ba dito yung mga ano, laging nababan pag ano, first space? Ano, parang mga previous patch. Uh-huh. Wala naman masyado. Undying, siguro. Undying, oh, pwede. Oh, Undying. Pero hindi pa nababan si Undying. Wala pa, may pick, no? Wala pa rin naman gumagamit kasi. Hindi rin siya napipick pa. Pero speaking of pick, fourth pick, it's gonna be Magnus for Betboom. Kunti ako nagkakamali, Magnus na ba si Collapse ngayon tournament? Hindi pa ata, no? Tignan natin Mars ata. Magnus. Hindi ko pa rin kasi nakikita, hindi ko naman napunod kasi lahat ng games na ano dito eh, Magnus sakto. Mm-hmm. Grabe, 4 games lang. So, actually, nag-Magnus na nga. Si Collapse. What mean? Yeah. Kulamatan, ma-recall kung anong kaso, sa Betboom kasi yung gumagamit ngayon. Mm-hmm.
'di ba? Which is ito nga yung first time na gagamitin ng Betboom yung Magnus. So let's see kung ma-execute ba nila na maayos, kasi kung titignan mo ngayon yung drop ng Team Spirit, sobrang ganda. Lahat may disable, lahat may catch. 'Di ba? So this is gonna be a very hard game for the Keeper of the Light. So I hope makakuha sila ng magandang carry. Pag Magnus na daw nung Sven si Yatoro. Alright. So ito, pagdating naman sa hero ni Yatoro, mukhang Magnus na siya dito, no? So nandun yung follow-up nung ship. Once mag-chrono din siya dyan. So bali ang kulang ng Team Spirit is mid lane. Team Spirit mid lane, pwede kasing kungke. Oo, pwede diba? Mag-kungka kasi hindi naman ganun ka pangat yung matchup. I mean, okay lang. For kungka nakatapat niya Keeper of the Light. Double Bracer, Face Boots build. Kumbaga power man lang silang dalawa dyan. Oo. Pero tignan natin, kasi for Team Spirit, pwede pa rin naman sila mag-offline ng Kungka since hindi pa naman nila nakikita yung carry ng Betboom eh. Malay mo, yung magiging matchup, pabor sa Kungka, di ba? So marami pang, hindi pa fix yung position talaga ng Kungka as of now. Tignan na lang natin kung ano ba yung read ng Betboom. Ang read ng Betboom, mid Kungka talaga. Dalawang yes. Offline yung binan nila eh. Magnus and Centaur dito, no? Pero parang kung titignan dito yung Team Spirit, magkukomit na sila sa all three core heroes na melee, no? I mean, hindi naman ganun ka awkward kung mag to three core heroes ka, as long as may daan na talaga, may range talaga sa team yun. Nakakita pa nga tayo na, nakakita pa nga ako ng apat na melee heroes sa isang team, tapos isa lang range, pero gumana pa rin. Uh-huh. Tsaka dito naman kasi yung dalawang support nila, paras naman range, di ba? Actually, Doom is available. Do you consider picking Doom if you're Team Spirit dito? Team Spirit, actually, okay lang. Diba? Maganda nga naman yun na kahit sabihin mong hindi nyo na mahuli yung Keeper of the Light, basta ma-disable o hindi siya makaporma ng Illuminate. Okay na yun, hindi siya makaporma ng Solar Bind. And even yung Magnus, kahit sino siguro ma-target ng Doom, sobrang boss. Ang problema nga lang, pag nag-Doom sila, sobrang ulti-reliant silang heroes. Ang tatagal ng cooldown ng skills nila, Chrono, yung Chrono Doom naman, kahit pa paano, may katagalan din. Tapos yung Doom pa na sinabi mo. So, carry naman yung kulang dito for Betboom, no? Morphling has been banned out against Magnus. Alin? Do you consider picking Naga pa dito para sa Betboom? Hindi, ang hirap mag-Naga. May Shadow Demon, Kungka, tsaka Batrider. Parang hindi Naga game to. Siguro kung pipika ng mga ganitong hero up against sa Team Spirit na ganyan, pwede yung mga ang pangit ng troll, makakite lang. Lifestealer, makakite. Parang no choice ka talaga. Kahit may spell debuff na hero kunin mo, wala ka pa rin kawala. May chrono kasi. Ang dami pa nang pumapasok na skills. Ayun, nag-tide hunter na lang. Simple tide na lang to. So, long cooldown na heroes nga sila. No? Then sila nag-end up sa tide hunter ni Collapse. Medyo patagal ko na rin di nakita nag-tide si Collapse. Medyo heavily reliant pa rin sa skills o ulti. Yung Team Spirit dito, pero once naman kasi na mangyari yun, tingin ko magandang masusulit naman nila yun na madami silang possible objective or may isang big objective ba sila na makuha after gamitin yung skill na yun. Tsaka okay din naman yan kasi sa isang teamfight hindi naman all of the time yung tatlong ulti yung gagamitin dito ng Betwin ay ng Team Spirit eh, di ba? Parang sabihin natin Ghost Ship Chrono lang or Ghost Ship tsaka Ravage lang parang maging enough na, di ba? So nag-end up sa Lifestealer para pa. At least empower with Infest, nandun na din. And easy reach na rin, ano? Pagdating sa lineup, siguro I'm going for Team Spirit pa din, even though yun nga, heavily reliant sila dun sa Chrono Spear and also Ravage. But still, pagdating sa matchup ng Team Spirit, tsaka Betboom, parang dito pa din ako sa two-time TI winner. Team Spirit. Ako naman draft twice, Team Spirit din talaga. Kasi alam mo yun, parang kahit anong hero yung kunin dito ng Betboom, corner na sila eh. Parang ang dami na nilang crowd control, ang dami na nilang pumapasok na skill sa Chrono. So ang hirap talaga lumaro, at especially yung Keeper of the Light nila na magbibigay ng space for Lifestealer nasagot na agad ng Battle Rider. Siguro the good thing na lang dito kaya kinuha rin ng Betboom yung Lifestealer. Kumuha na lang sila ng someone na kayang lumaban, kayang atkatin yung Tide Hunter sa may lane. Yun. So, simulan na natin yung bakbakan, guys. This is last and final series. Tatlo-tatlong series na lang tayo. Ano-anong teams na, Mike? Yung mga nalaglag?
sa tournament natin. Meron na, I think, apat eh. Yung sure. Teka lang. Yan, overview natin. Work. Make his knees. You may have noticed on Team Falcons Extreme Aurora GG, the guy putting stick in bike and blaming himself for his own failure. That's been Betboom over the past few tournaments. Then recently it was five guys on bikes, all tripping over themselves. Today, it's how to train your dragon. Because Team Spirit, the dragons of Dota, as indicated by their logo, are about to be tamed and trained by Betboom. Is it going to happen or not? Well, we'll have to find out in game number one. Yung, ano yun? Tapos na yung so interview much. O wala talaga interview? Wala sigurong in-interview noon since pa simula na yung laban. Kadalasan coach eh, pag ganitong nag-start na yung interview. Oo nga eh, kaya nataka ko baka hindi lang ano, late lang din na ilabas siguro. Pero okay lang naman yan. Maganda yung ginawa ng Betboom dun ah. Na parang titrain nila, titame yung team spirit. Pero tignan natin, ito naman yung dragon na mahirap itame. Last matchup nila talo yung Betboom. Pero ano naman diyan ang ano naman kasi dito pampalubag-loob mo kung Betboom supporter ka. Hindi naman lagi natutusiro ng ano yun, ng team spirit yung Betboom eh. So, kaya pa rin. Simulan na natin yung bakbakan. Betboom will start dito nga sa may Radiant side, and dark side naman yung tropahan for Team Spirit. Kung saan man kayo nagbet dito, guys, good luck sa inyong lahat ano. Sana bigyan nila tayo ng umatigo boy. Expected nga ni Mike umabot ng game 3, which is hindi malabo dahil almost toe-to-toe lang yung nagiging match-up na itong two teams. Paano, ito na yung pang 11 games nila eh. Mm-hmm. Yung 10 games na yun, Diyos ko, isa lang yung 2-0. Yung ano, no? Yung talagang may nakapag-dominate ng series. Kasi, laging game 3. Pwede mo sana kasi masabi na, ano eh, na yung best of 2. Na, uy, na 2-0 din ang team spirit. Din hindi eh. 1-1 pa rin kahit best of 2 eh. Uh-huh. Wala talagang 2-0 eh. So let's go mga tropa, no? Wala namang contest for both teams, magiging 2-4-2 lang in terms of bounty rune. Kayo ba, kanino kayo dito? Uy, hirap sarap. Kasi kalaban 3, ng ano, 4, no? Ayun, 3-4-1 pa nga bandang isa lang huli, inakuwa, no? Lang, isa lang yung nakuha dito ni si LS lang ang napag-take ng bounty for Betboom habang TS tatlo nga, no? I'm expecting 2-4-2, biglang all of a sudden, 3-4-1 pa pala mag-end up yun, no? Under 40 minutes daw sabi nung isa. Well, tignan natin. Ayan, pagdating sa under over din siguro mga over feeling ko kasi hindi bautak naman yung teams. Ang hirap nila kalaban, no? Pagdating sa 5v5 action, especially pag up yung Chrono and Ravage. Doon naman sila pwede ma-exploit ng kabaliktaran naman nun. Doon sila pwede ma-exploit ng Betboom. Ah, may pattern dito, Jay. Tignan mo. Puro sila, ano lang, tama yung sinabi, under 40 minutes. Pero pag lumagpas ng 40 minutes, nasa 70 minutes na yung next. Sobrang long game, no? Ayun. So, tignan na lang natin kung ano nga ba mangyari, kung ganun nga ba. Mm-hmm. Pero ano lang naman, based lang naman sa mga naging previous games nila. Still Toronto, Tokyo, all teammates. Yep. So, man di nakakaalam, no? Teammate ni Toronto, Tokyo, mga sir. Dating mid laner nila yan, bago palitan ni Larl, and then nag-transition into a support. Si Toronto, Tokyo. Sarap. Mga sir, pag ano, after na tayo. Kamusta pag forge mo sa signature ng teacher mo, yung HS Boss J? Okay na ba? Hindi ako, yung classmate ko, guys. Pag do-doctor niya ng clearance, no? Sa mga hindi pa nakapanood, pwede nyo mapanood yung podcast natin nila Boss Owa, Sir Ja, and JB. JB. Ayan. Sa next episode, darating. Meron nandiyan na si Jules Case. Don't worry. Pero uy. Uy. Gado, safety ito ah. Pero si Miero, pwede ma-appreciate ng a little bit kay Yatro. But still, that's a faceless void na pwedeng tumahimok lang. No? So pagdating, when it comes to pressure, pag ikaw dito yung Lion and Magnus, pwede mo bang abuse na pag walang timelapse, doon mo i-pressure dito si Yatro? Time mo ka, oh. Kaya. Kasi ano naman eh. Madali lang naman i-reach dito yung hero ni Yatoro given na melee lang naman yan. Pareho, may disable din naman dito si Save. At ang maganda dyan, once na matimingan mo na, ayun nga, cooldown yung time walk dito ni Yatoro tapos near tower, pwede mo set up pa ng stun tapos skewer mo pa loob ng tower eh. Correct. So ngayon mga kaibigan, bottom lane naman dito sila collapse. Mukhang all three lanes palagay mo magiging stable dito. Tingin ko, farman lang eh. Oo. Farman lang yung magiging lanes natin dito kasi kung titignan mo naman yung Betboom sa may baba, wala silang disable. May arrow pero alam mo yun, hindi siya sobrang reliant. Yung katapat naman nila na Tide Hunter Shadow Demon,
may tago din naman, pero wala rin naman disable. Wala rin namang stun after nung tago. Tsaka may panakas kasi yung katapat nila. May rage, tapos may leap yung Mirana. Yung mid, talaga magana dyan. Mag-iba na kwento since yung mid laner nila, yung mid laner ng Team Spirit pala, I mean, may X mark, combo ng barko. Tapos yung mid laner naman ng Betboom, may Solar Bind pag naka-ulti. Ayan, so expect natin mamaya pag nabigyan ng magandang power run yan, yung solid rotation, even kahit yung TP lang eh, feeling ko pag kami nag-overextend dito, sobrang punishable, like yung kinas natin kahapon, ano nga lang yun eh, sniper nga lang ata yun, na nag-TP, diba? Na nakapag-take ng initiative. First blood, double kill. Yung nakuha nyo rin, tapos yun na, from that moment on, naging sa kanila na yung game. Pero saglit lang mga sara. Kaya lang guys, at si Jesus ay nasa page. Ay hindi, si Paella pala to. Si Paella guys, ang ating technical director together with this kasi na gwapong-gwapo, Joma Pajardo. Magtropa si, nabanggit nila na lang. Ay yun lang, di ko na nabasa. Masyado na mga. Sino mag-upward? Sana daw, si Nightfall, tsaka si Tokyo. Toronto, Tokyo. Pwede rin naman Tokyo. Nakakagutom ngayon Tokyo, no? So yan, ano lang tayo muna, Jutsuness guys, para mairaos natin yung first frame, and then habang inayos nila direct, wala muna tayong in-game sound, no? Official pa naman tayo, so wala tayong problema dyan once mag-jutsu tayo, no? Ayun naman yung maganda, ano nga lang talaga na wala lang sound. So yun, parang nawawalan pa ng spices yung Dota. Parang ano yun, spice sa Dota yun eh. Kasi alam mo naman sa Dota, ang alaga din ng sound eh. Correct. Especially pag yung mga kalaban mo, Dazzle, Pudge, maririnig mo sila eh. Diba? Techies, ayun. Yan, yun talaga, sobrang importante, lalo na when you're facing techies. Tsaka yung ano, pag nagkakas ka, sobrang halaga din yan o pag nanonote ka. Kasi may mga hindi napapakita, kunyari, may gumamit ng BKB, hindi napakita sa camera. Rinig mo kasi yung map eh. Kagaya na lamang neto, good stun given by save, and then good skewer by Miero, and so, looks like sa kanila, Betboom, mapupunta yung ating first blood. And syempre, that first blood mic is brought to us by 1xbet, mga sir, register na kayo using our promo code na KuyaNick, all uppercase po or all capital letters. Siyempre, makukuha nyo yung bonus na 12,000 pesos once na ginawa nyo. Kung may katanungan kayo, PM nyo lang yung KuyaNick speech at may sasagot sa inyo dyan. At ito, let's go back into the game. Good start for Betboom. Killing dito si Miposhka. I think on cooldown yung Firefly nyo dun kaya hindi na siya nakatakbo ng maayos. Siyempre, with high level dito, lalo na example, level 4, level 3, pwede na nilang i-go dito yung support eh. And there's a rotation, good stun, plus the arrow, dalawang kill makukuha, nandun rin yung Starfall, pero kahit pa paano natatangkin ni Larla, may help na rin coming from Miero, pero buti nang dinabigyan dun sila since may double bracer na nga siya dun, Mike, and with the mobility, movement speed nga na pace boots, na outrun niya yung tropahan. Tsaka may buff nung barko eh, kaya hindi siya naging ganun kalambot din sa mata ng Betboom. Tsaka titignan mo naman yung nag-ground doon, yung tatlong hero na nagsama-sama doon sa Betboom, ayun yung mga hero na hindi mo aasahan na sa normal attack eh. Diba? After nung Illuminate, wala na silang solid damage na may babato after nun. So ang hirap din na-expect nun, biglang nabigla eh. So kailangan maging conscious ng isang Kunkka dyan, lalo na naramdaman niya kung paano siya pwedeng patayin nga dito sa mid lane, pero thanks to the double bracer nga, Kunkka, kapag ano siya doon eh, nakapag-ship siya, tama? Ship. So napag-buff siya kahit papaano, diba? Diba? Ito naman, save, tamang stack lang habang kukuha ng wisdom rune. So, sinabay lang. Depende na lang talaga kung sino pa yung makakakuha ng another kill para magkaroon ng extra XP and mauna mag-level 6 and spin up mauna mag-level 6. Possible na si Miposhka. May stacks siyang makukuha eh. Papansin ko kadalasan si Miposhka dito yung mga ginagamit niya na position 5, yung nakakapag take ng solid na network like Enchantress ito, but Rider, sobrang solid ng mga nilalaro niyang position 5 recently. Which is ano naman, malaki din naman kasi trabaho niya dyan, diba? Lalo na bat rider ka, kailangan mo talaga magkaroon ng daggers ASAP. Para makapag-setup ka ng mga easy kills. Kasi kung madadala mo naman sa malalim yung malalaso mo, andyan naman yung mga follow-up disable, follow-up slow, at saka syempre, yung pinaka-super slow sa lahat, yung purge. And sobrang favorable as a carry na hindi ka nabibibisit gano. So walang leech na experience para sa'yo. Lalo pat yung mga hero mo, ganito, faceless boy. Pwede ka lang iwan, ano? Oo, ayun nga. Since meron kang escape mechanism. Kaya sila confident eh. Alam din kasi nila na
hindi talaga ganun ka, ay hindi, as of now, ganun naka-grabe yung disable ng Betboom kasi may RP na eh. Kanina naman kasi wala eh. Pero may spotan siya dito, bali mababali wala yung finerm niya once mamatay siya on sakali, pero Illuminate won't hit. Sa yung pagkakataon nila doon, ano? Hindi natamaan. So, info granted na din yan for Team Spirit dito, knowing na si JPK, naramdaman nga dito nung Bat Rider. Pero, looking at the minimap, actually, 4 heroes yung ready to fight dito for Betboom. Ito pa yung kalakasan nila. Ang hirap mag-push sa para sa Betboom kasi ang daming AoE skills ng Team Spirit eh. AoE disable na, so solid disable. Tidanta, Ravage, yung Chrono Spear, kaya mahihirapan talaga mag-push. Tsaka kaya sila nagganoon na play na parang inapat na lintas. Expected na rin gumamit ng ultimate si GPK eh. Siyempre, kung keeper up the light ka naman, parang ayaw mo na, sasayang lang yung ultimate mo pag ginagamit mo eh. Kailangan at least masulit man lang kahit papaano. Tanong nga ni Maki, Sir J, paano maglalaro Betboom dito? Siguro kailangan nila i-respect yung ano talaga, big ultimate, lalo na once up, kagaya nito, yung Ravage, may Chrono na. So, fast-paced tempo pa din naman since Kotel yung hero nila dito. Kailangan lang huwag silang ma-abuse, no, nung big ultimates na yan. And syempre, yun nga i-exploit, once cooldown, dun puro measure yung Betboom. Ayun niya. At, ang taas ng chance na ang gawin ng Betboom dito, magkaroon sila ng sacrificial play. Na parang matatalo sila ng isang teamfight, tapos babounce back sila, after nung team fight na yun. Well, nandoon naman yung ano eh, yung burst potential eh. Pag yung Lion may six finger na siya, 'di ba? Yung dagger ng Magnus into infest ng Life Stealer. So may minus 1 potential agad. If you're faceless, boy, parang ang hirap diyan pag nahuli ka agad. Kasi parang makapag-time walk sa time frame niyan kasi solid disabled din eh. Mm. 'Di ba? With Skewer RP, Voodoo, Earth Spike, tas finger nga, then infest bomb. Killable na killable. Oo. Kailangan talaga naka-pronta lang dito yung kakampi niya. Okay lang naman. Parang pwede naman ma-prevent yung mga ganong gala, mga ganong scenario for Team Spirit. Kasi yung, kung titignan mo naman, nabanggit mo kanina, puro sila melee core. Melee core dito yung Kungka tsaka Tidehunter at tanky din sila. So pwedeng sila yung humarap. Tapos hayaan na lang nila na maging pang-secondary disable yung Chrono Spear dito ng Faceless Void. So nagtatanong, no, kung may major pa ba tayo, kailan daw yung major eh. Wala na po tayong major, guys, pero may TI pa din naman. Kaso sobrang jam-packed na sa mga tournament. Yun naman yung kagandahan. Bawat mga org, may mga tournament sila na sobrang solid. Bentover, para ko, para sa iyo po lamang yung Betboom. Okay lang naman, hindi naman ang pinipilit. Para sa akin kasi lamang talaga yung Team Spirit kasi sobrang solid ng ano eh. Skills na meron sila eh. A downside nga lang talaga nun, yung solid na skills na meron sila, ang tagal ng cooldown. Which is sa inyo pwede sulitin ng Betboom. Kung titignan pa natin, as of now, angat sa network yung Team Spirit. Yep. Abangan na lang siguro ng mga, well, Team Spirit fan dito kung paano i-utilize ng Team Spirit yung network na meron sila. Kasi yung Tidehunter dun, no, pressure naman yung lane niya sa bottom eh. Tapos yung Kungka naman, very stable against sa Kotel, even though nag-gank siya ng solid dun. Hindi naman yun masyadong nag-matter para sa kanya. Umuwi lang siya din, nag-regenerate. Ano? Tapos giving Mira some experience dito sa may middle lane since mo-farm lang naman siya muna. I think dun sa triangle area. May finger of death. Pwede mag-smoke dito yung Betboom, ah. Sulitin nila dito yung finger of death na meron ngayon yung Lion. I mean, pag nakapag, kahit sabihin natin RP, madali lang naman mag-setup ng arrow eh. Is mong ano nga eh, stand lang ng Lion, pwede na eh. Why not? Ito, Kungka, up na yung kanyang Yule Scepter, actually, naging first item niya din ngayon for Aghanim's. Yun naman yung kanyang isusunod dito. Meanwhile, Magnus, what is first item? After nitong dagger. Ano yun? Yung naka-queued up sa kanya? Ay, sorry. Late ko na nakita eh. Mamaya. Sunod na tournament after nitong PGL is Dream League. Actually, last day ng PGL is yung first day ng Dream League. Totoo. Pakbaka na ganyan. Yun na. Ma-burst agad si Yatoro. Partida, ano pa yun, na hindi pa yun into dagger RP or infest whatsoever. Finger pa lang yun, plus illuminate with the help of GPK. And now, di pa sila tapos. Nahanap pa nila dito yung Kungka. Actually, may idea pa si GPK. Pakita, na dito nga tumakbo si Larl.
Titestingin nilang i-check yung perimeter. Since wala sa gawing kanan, nandito sa may kaliwa, inalam na ni Toronto, Tokyo. He just need to hit his arrow for a little bit para nga ma-follow upan na siya dito ng skewer and maybe makapag-yule scepter pa siya. Pero naka-ready na naman dito nga yung Batrider for that lasso collapse. Actually, pwede pang bigyan ng punishment yung Batboom dito. Hindi nila mabibigyan si Lorl. Ang bilis din naging backup nila doon. Hindi respect it. Magbaback na sila dito. So, mag-end up yun sa Magnus kill. Oh, ang grabe kasi paghabol nila doon sa Kungka. Well, ano eh, alam nila yun, sumubok mag-X-mark yung Kungka doon nung pinapatay yung Faceless Void. Unfortunately, wala silang ward or vision dito kaya hindi nila napatay o hindi nga nila napatay totally yung Kungka. Tapos yung, ano, yung RP. Hindi ko lang kung sino yung merong Yules. I think Mirana yun. Ay, hindi. Si Kungka mismo yun. Si Kungka yun, okay. Nadodge niya yung RP. Yep. Sumala sila sa part sobrang na yun. Sobrang ano, no? Parang hindi ko agad na isip na, uy, may Yule Scepter yung Kungka. Kasi, alam mo na eh, pag Kungka, Braid Mill Aghanims eh. Yun nga, nung nakita ko nagperform siya sa Triangle, na pinpoint ko naman kanina, then after nung Yules niya, Ags yung magiging next item. Kala ko pa naman napigilan niya yung RP, pero pag tingin ko sa eye ko niya sa taas, ay wad na wala yung green. So 4K advantage na nga agad for Team Spirit. Problema kasi kung makikita nyo, parang ang nape-pressure dito, Team Spirit. Pero ang hindi nakikita nung iba kadalasan is yung dawi sila makapag-hit ng creeps na farm nila. Umaga, waiting lang naman dito yung Team Spirit. React accordingly lang naman sila. And yun nga, tamo naman yung dalawang core hero nila dito. Abante sa network. And Nightfall. Kung siguro si Faceless Void lang yung medyo nag-struggle a little bit. Pero bigyan nilang punishment si Nightfall dito. Nako, good bash. Nalaso. Pero medyo ambitious yung TP na yun, ano? Since may laso. Hindi mo lang siya tinipihan at least nung yung mga teammate doon. Mahirap. Hindi pwede. Kasi pag nag-TP doon yung mga kakampi ng Batbomb, try na yun nila i-save. Uh-huh. Dito si Lifestealer, susunod sila sa death. Kasi may Krono eh. May Ravage pa eh. Totoo. Plus wala ring Moonlight Shadow that time. Finger on cooldown pa. Plus RP din ni Magnus. So the ideal, no? So nice catch come from Team Spirit. Alto tayo dito agad sa talaan. Ano? Sa alto na yun, sa 15 minutes, 5K advantage yun, ha, Mike, for Team Spirit. Kaya nga, ito na yung mahirap. Paano kayo lalaban dito? Ang ano kasi, sobrang weak kasi ng early ng Batbomb as of now. Kasi sobrang nakarely sila sa Keeper of the Light, sa damage. Yung Keeper of the Light, di nga talaga makakapaglaro na maayos. Since may presence ng Batrider and kung hindi ako nagkakamali, may dagger na yung Batrider. Well, tinray niya po pressure kanina. Like for example, yung gank nga sana against the Batrider. Pero wala, hindi tumugma yung ano nila ni Lion that time eh. Diba? Hindi nila bigyan ng punishment. Nabanggit mo, nag-ulti din yun eh. Nung time na yun, tama? Ito na, paano to? Paano kayo babawi? Eh, parang yung ibang, ayun, actually, yung mga key items dito ng Team Spirit, nagsisilabasan na. Unti-unti na go online. Tide, may dagger yung Batrider. Eh, yung Kungka, may Yule Scepter, at alam mo naman yung, ano eh, asahan mo dyan eh. X-Mark Ghost Ship eh. Medyo eagles. Against guys, mga kararating lang, Jumutsu muna tayo dahil medyo naglalag yung ating clean feed. Ano, so wala tayong in-game sounds na muna. Tiisin nyo muna ng konti. Mamaya ibabalik natin yan. Pero itong hindi na may babalik kung sakali. Pero that's Mirana. May lip siya, Mike. Kaso ang problem, ang problema, may X-Mark kasi dito si Lurl. Wala ka talagang kawala dun. So after pushing the bottom lane, right na sila dito sa gitna, trying to open up the map. Tier 1 tower. Kita mo naman, 3-2 tayo dito. Pero papalo ng 8k if ever ma-push nila tong mid lane. Direct paipunasan nga muna ng onti yan at yung bet boom dito sa mga tropang pumuso eh medyo malabo. Lumalabo. Oh, okay na. Thank you so much. Hindi kami makaganyan kapon dito si Koenig sa tabi namin. Kanina din si Koenig. Sabi ko, Koenig, tamang SB ka. Lakas kayo eh. Ewan ko, sabi niya, out muna siya. Yung player niya pala, yung player niya. Player niya. Guys, na, okay na, punasan na, no? Baka mamaya, luminaw na yung vision dito ng bet boom. Pero currently, kung di ako nagkaamali ng tingin, nakasakay kay Save. Eto nga Lifestealer, nag-show up nga sa mapa. Arrow? Etong Batrider, kala niya makaka-preform siya ng creep wave doon without knowing na naka-ready na yung kupunan ng Batboom that time. Di ba naman siya masisisi? May vision sila doon eh, no? Near tier 2 bottom towers ng Batboom. But then again, mag-isa ka pa rin dyan. So easy kill ka dito sa main side ng Batboom. So for collapse, itong hayahay, hindi pa ito bumabato ng Ravage ni isang beses, Mike. Ah. Kita mo naman, top network si Jordy. Solid performance na naman makikita natin sa kanya dito, sa Ali. Yung Keeper of the Light pala dito ng Batmoon, pangalawang best pa lang nila ginamit. So para mga fresh hero pala itong gamit nila. Uh-huh.
Magnus, first time nila ginamit. Itong Kotol naman, pangalawa pa lang. Pero ito ha, sign of life, I think, boning radiance ng isang lifestealer, pero wala. He needs more form. Sobra. After no radiance, kahit yung bibilin mo, is it SNY? SNY? SNY ka ba ba? Parang hindi kasi yung casual na... Okay lang SNY. O, diba? Kadalasan yung gita na mag-armlet muna, pero ngayon si kadalasan yung radiance ito. Radiance up na nga para sa kanya. SNY or Lincoln. Aha. Pero mas ako yata yung SNY para hindi siya masyadong defensive. Siyempre with SNY may damage ka pa rin naman kahit papaano eh. Plus HP na rin. At ito namang Faceless Void pa Biggie. Big shoutout pala kay Tanod. Nandiyan na si Barangay Tanod natin noon no, naka-tune in. Naka-ready for Bagansha pero eto may mababagansha kaya sila. Skewer out from Hero. Life Stealer Mike yung nalaso dito. X-Mark Ship. Sa pool yung kombinasyon doon. Iniwan na rin siya ng teammate niya. Kailangan mag-out ng bet. Boom. Do they have dagger to catch Mero? Wala naman. So at least one solid kill yung makukuha nila. Mike after nung gank nga nila din sa baba, no? Ay, naku po. Not good to. Ganito yung mga skills ng Team Spirit. Tapos sila pa yung mayawak ng early game. Hirap na so, nila talaga sa teamfight, no? Ang hirap talaga pagganahin ng Keeper of the Late Game pag may Batrider. Tapos, hindi lang Batrider kasi dami talagang huli sa kanya. Hindi pa sila nag-commit ng ano doon, malalang ultimate, ha? Shipping pila yun, Mike, na combo. Again, up pa rin yung Ravage. Yung Chrono, di pa din natin nakikita dito for Yator. Not to mention, yung Kunkka, meron na siyang fountain display dyan. Ayan na. Speaking of the Chrono Spear, with the Mass of Madness, giving some attack speed para dito nga kay Faceless Boy. Pero good palubog kan from Yero. Disruption, nandun yung at least infest onto Magnus. Saving his teammate, pero may iiwan yata yung Kunkka. He's stacking the damage. He needs Ravage, help. Ito na yung Ravage ko. Connecta sa apat. Killing Mirana sa process. And look at Lifestealer begging na huwag siya rito mamatay. Finger on to Kunkka. At least may nakuha naman sila kay papano. One kill yon pero mukhang mag-end up sa 3-4-1 exchange. May bonus pang tier 2. Magpupush dito yung Team Spirit. Diba? Sobrang Ay. Apat pa ata. Gosh, TP away. Enough ba yung damage? Si Kugid. Isa pa. Patay ka di ha. Umabot pa rin. Si Kugid, tsaka Kicking Fish. Ang sakit naman. Nung tignan mo naman kung paano ginamit dito ng Team Spirit yung 3 ultimates nila para ma-take yung teamfight na yun sa may bet. Boom na nag-fail yung attempt ng Kroro dun sa Magnus. Kala mo parang out na for Team Spirit. Hindi. Yung pa-isa-isa nila, napaganda pa. Yung pa-isa-isang skills nila, na-cut off guard yung bet. Boom. Apat yung naman ng Ravage from that moment on. Alam mo na sa Team Spirit na yung teamfight na yun. And syempre, collapse again mga kaibigan. Delivering, lahat. No? Para sa Team Spirit. And just like that, 11k advantage na agad papalo yung network dito na kalamangan for Team Spirit. Tsaka matutuwa ka dito kung nakabet ka sa Team Spirit. Kasi after ng teamfight na yun, alam mong hindi rin naman pwede mag-amok agad o maghanap agad ng 5v5 teamfight yung bet boom. Kasi hindi rin naman ganun kasolid yung damage nila eh. Actually, si Save nga dun yung naging unsung hero. No? After nung Chrono, siya yung bumato. Nung impale para ma-disable nga dito si Faceless Void. Pero ito nga. Yul Scepter. Ito yung Ravage na picture perfect. Buti nga hindi nadamay si Miero eh. Alam, highly aware din siya na anytime pwede mag-Ravage. Pero since naka-groupings nga din yung bet, boom, inaabot silang apat. Gusto ko lang din ano dito. I-highlight si Mira na ang ganda ng positioning niya. Kung titignan mo, nasa punuan lang siya. Kaya nung trinay din dito, na-stun din ng Lion si Faceless Void sa Chrono. Na-save niya lang eh. Naitago niya lang agad. Ito, umabot yung dam. Sakit. Yun. Dragon Scale is doing it. Tirin pala nakapag... nagkaroon ng chance. Yung Magnus, bumato sana ng RP doon. No? Di niya tinry. Sobrang low nung HP niya. Tsaka, if bumato siya ng RP doon, maboboset lang din sila. Mabobis lang. Ayun pa, hindi siya makapag-dagger. Basta-basta kasi siya yung pinapaulan na ng... Shadow Poison that time. And ito, while explaining, Mike, nandun yung kill sa Mirana. That's gonna be collapse, taking his life with the help of Batrider. Good lasso yon Mike, and na-surprise. Ito kasi mga Blink Dagger heroes na to. Hindi ka pwedeng parang papasolo-solo sa map, eh. Ay. Ayun na, dami nagtatanong. After Ravage, dapat nag-RP. Pinapulo na ng poison. Kung tinignan mo na mabuti yung replay pa, nakafocus lang si Mira dun sa Magnus. So ngayon, makapag-take sila ng Tormentor and Shard yung makukuha is gonna be Miposhka. Si Miposhka dito, BOT, and
one component away. Actually, recipe na lang. Meron na din siyang Yule Scepter dito. So, parang kahit, parang if you go dito yung LS, parang mapapabikibi ka nga agad, no? After nitong SNY. Actually, pag nagbikibi ka, kung ano eh, ang example ng build na ganito yung ginawa kahapon ni Crystallis. Nung naging ganun yung lifestealer niya, kinutos-kutosan lang siya ni Kiritich. So, eto na yung unfinished business. Pwede nang bumasag ng tier 2 tower. Sila collapse and nag-cooldown na yung mga big spell nila. Up na yung Chronosphere, up na yung Ravage. Ang hirap na naman lumaban sa part ng Bedboom dito. Pwede na nila take yung Roshan actually. After pushing tier 2 tower. Siguro, consider na nila. Ah, kaya naman nila. Will take some time lang. Kasi ang solid damage lang naman nila dyan na normal attack yung Faceless Void lang. Pero kaya naman. Ayun na, gawin na sila. Kasi alam naman nila na with this, 3 big ultimates na up. No chance yung Bedboom makapag-contest. Sobrang kipot pa na itong area na to. Nasa Rosh Pit. And kung papasok yung Magnus dyan, pwede lang siyang kahit anong spell na solid. Iba to kahit Lasso whatsoever, Ravage. Sarap buhay nun Tide. Sobrang easy nung lane niya kasi malakas yung Lifestealer against Tidehunter sa lane. Pero yung kasama kasi ng Lifestealer, hindi siya ganun gaano kaya tulungan eh. Especially yung katapat pa nila na support din is yung Shadow Demon na sige, igo mo yung Tidehunter tapos mapasama yung Tidehunter dun. Tatago lang. Tapos tatakbuhan lang kayo ulit kasi wala naman silang extra disable after nun eh. So Roshan taken ano, and that's gonna be Faceless Void. Ahawak dito ng Aegis of the Immortal. Nag-smoke up na rin sila agad after nila gawin yung play na yun. Then gumamit sila ng Twin Gates. Plan nilang i-push yung top lane dito. Yun yung pinakamalapit na objective since may tier 1 tower pa naman ano. Eh, sino? Paano papatayin si Collapse? Assault Iras na. Tapos wala pa silang, alam mo yan, like vessel. Hindi pa nag-vessel sa kanila. Wala rin for sure mag-silver edge. So talagang, ano to, Collapse game to sa kanyang Tidehunter. Game 2 mataas yung chance na bumawi yung Bedboom kasi Bedboom to hindi to papayag na ginaganto-ganto lang sila ng kalaban nila. Pero wag silang pa-stomp dito gaano no, since kita mo naman sobrang control ng Team Spirit yung game number 1. Wala eh, speaking of control, yung control din kasi nila grabe. Ay, may BKB na yung Magnus. Ito na yung isa sa mga moment na pwede silang gumalaw, mag-smoke. And dapat may-utilize to talaga yung RP. Remember, last time nakita natin yung RP sa top lane, nag-fail pa, no? Oo. At smoke ka. So, pag nag-smoke sila, may Aegis pa. Tingin mo naman yung win probability. 96%. May chance pa naman. Yung 4%, nakakabulag pa din naman na yan. Pero yung mga outer towers dito, ni-clear out na nga ng Team Spirit. Tatlong objective na agad nabasag nila. Sa span lang ha, ng almost 2 minutes, Mike. Dalawang torre sa taas and isang torre dito sa may bottom lane. And heading na nga sila dito para katukin yung high ground ng Bedboom. So they need to defend. One good skewer maybe, lalo sa mga gatong klaseng situation. Ayan. When you have Magnus. Okay yung comment nung hey, it's Maki Vlogs. Sinasabi niya na parang kailangan yata mag-take ng risk daw ng Bedboom dito. Kailangan nila sumugal. Totoo, lalo na yung RP dito. Oh, sorry, yung skewer feeling ko yung magiging key factor para makakuha sila ng at least one peek off. Maybe yaturo if madrag nila sa tier 4 tower kahit na may Aegis. Subukan nila pero wala, babasag at babasag sila dito. Ready lang yung Chrono Ravage dyan kung sakali. That's why yung two players na ito yung bumabasag. Pero antay muna sila ng next creep wave for next batch. Kaso dito yung Kunkka and Simi Posh, kakala nila may mag-ano eh, may mag-split push dito sa may top lane eh. So BKB completed na for Kunkka. Ito rin si Yatoro. Yep. Papadeliver niya na lang. Hirap na ito, parang wala kang say-say, fear ko hotel, ano? Pag once up na yung mga BKBs nila. Magbabasher dito si Nightfall kasi hindi pa lang talaga ganun kasolid yung damage nila. Parang siguro kung mapapatay nila yung Faceless Void, hindi ko lang alam kung paano nila papatayin yung dalawa pa. Yung Kunkka tsaka yung Tidehunter. Tsaka hindi mo pwede talaga makot off guard yung, I mean, hindi mo basta-basta makot off guard yung Team Spirit kasi may mga pang save sila eh. May mga pang counter attack sila. At syempre, pang pakunat pa, given na meron silang Kunkka with the Ghost Ship. So, kahit hindi nila ipilit yung first Aegis dito, 1 minute and 30 seconds, solid objective na yung nakuha nila. No? At least, one barracks na gawa nila dito sa middle lane.
Pero 1 minute and 20 seconds para sa Aegis, pwede pa namang subukan, ano? Looking at Magnus, yun nga, fresh 9 seconds BKB na para sa kanya dito, kung sakali. Sobrang behind ng BB, ha? Wala. Ang hirap talaga kumuha ng, ano sa kanila? Kumuha ng kilos sa kanila, given na hindi ganun nag-snowball, or actually, wala nga talagang snowball na moment. Yung keeper of the light, yung una niyang rotation, una niyang gamit ng ultimate niya, wala. Sinugot lang siya ng apat na hero na team spirit sa may taas na, na may pare-parehong may ulti. Tignan mo nga si Collapse dito, basher yung next item niya. Gusto na rin pumalo, mga sir. Tignan natin, they have Kotel. Actually, meron pala silang vessel, walang laman for GPA. Wala, wala naman siya, wala naman sila napapatay. Tignan ano? Mo, 4 kills lang sila. Kanina pa to eh, oo. Diba? Actually, mga tropahan nga natin sa comment section, nag-abang ng wager. Pa 30 minutes na tayo, wala pang first 10 yan eh. Actually, ito. Next so, team fight. Next so, mukhang, team fight. Mukhang isang wager lang ang magagawa natin dito, guys, sa game number 1. Ano, pakayaman nga ni Kulab, sabi ng mga tropahan, eh, no? Going 20k na yung kanyang net worth dyan. Yaman ng Titan. Ay, nung ano, Batrider, oh. Unti na lang, kasing yaman niya na rin yung offlane ng Betboom. Pero ano, ah, when it comes to burst, magawa lang nila yung, ano, Skewer RP, disable ng line finger, nakadago na, eh. Hindi ko sure kung anong dago na to si, ano, two. Si Kotu pa lang. Two. Ayan, so dagon to, sulit na rin. Extra damage, kasi kulang na kulang talaga eh. Mm. Pwede na lang, ang damage lang talaga nila ngayon na parang solid. Yung Illuminate, kaso na dadodge pa, tapos may BKB na yung Heroes ng Team Spirit. Yun, o kaya yung Finger of Death. Yung Life Stealer, wala, sobrang ano pa, tagal pa niyan. Tapos yung hit niya, pwede lang kasi talaga itago eh. Behind pa pwede at lang, this point, no? Oh, pwede lang isa ibagad, obisitin lang siya nung Shadow Demon. So, Mirana ni Toronto, Tokyo. Going for Grips, cutting the creep wave. Tatry siyang habulin ni Miposhka. Abutin kaya? I feel like, hindi. Yun nga. So, hindi niya maaabutan. Pero grabe yung ginagawa nilang delay dito. Actually, uy. Yung nilalaro nila, top lane and bottom lane para i-cut ang creep may wave. May tatago yata. Yun na nga, inabot eh. So, Yatoro is ready na din naman dito. Meron siyang BKB kung sakali. Huwag lang siya mababash. Hindi siya makapag-dagger out. And yun na nga, speaking of the bash, Skewer, parang naging thank you na din yun, ano? Pero yun yung only sinalo chance na niya dito para makatakas. At ngayon, pwede, ano, pwede mag-attempt ng kilite o kumalabit ng high ground sa itong Team Spirit. Walang Magnus eh. Mm-hmm. 40 seconds out. So ngayon, for Tidehunter, Rekta, Abyssal Blade na siya. So, another disable. Ito yung magiging instant replay. Yung Shadow Poison, no? Sarado inabot sa kaduluduluan ng cast range. That's why. Grabe naman si Marilaw. Hindi pa nga ako nagdodota ng 2015. Anong 2018 guys, nagdota Sir Mike, 17. 18 ba? Advance ka ha. Advance ka. Advance 2 years. Ano yun ha? Advance 2 years yun ha. So for Betboom, next ages, contest ba sila rito? Parang kung lalaruin kasi ng safety ng Team Spirit, oh, second Rosh yan eh, para at least either Rosh Banner yon or Cheese. Rosh Banner. Kasi ito. Sobrang halaga ng Rosh Banner sa kanila. 31 minutes yun. Eh, no? So, mukhang Rosh Banner nga. Depende na lang kung sumagad ng 3 minutes yung timer ni Roshan. Ano din kasi, na hindi rin sila ganun kalakas mag-high grounds given na pare-pareho silang melee, yung Team Spirit. Kaya mahalagang bagay yung Roshan Banner. Kaya ba under 45? Malaki yung chance ah. Pero based dito sa nagiging pangungulit ng Betbong, kung magtutuloy yun, split push lang pang delay para makaparm pa si LS and Kotel, hindi malabo na tumagal pa yung game. Pero malaki na yung chance ng Team Spirit, guys, na hindi na nila ma-fumble itong game na to. No? Actually, two team fights na ma-team wipe ng Betbong yung Team Spirit, babalik ng 50-50 yung game eh. Kaso nga lang, ang hirap i-achieve nung ganung fit para sa Betboom sa ngayon kasi kulang na kulang talaga sila sa damage. So ngayon, si Toronto Tokyo yung nagiging sakit sa ulo for Team Spirit. Yung mga split push niya dito, very effective. But right now, Collapse, pushing bottom lane. Try nilang lamangan sa lane tong Betboom, at least dalawa. Pero yung rush timer natin, ano lang, 1 minute and 20 plus seconds. So, sakto lang para dito sa bottom lane sa sinasabi mga rush banner. Ah, hintay lang. Ganito rin gagawin ng Team Spirit. Hintay lang nila magka-rush banner, magkaroon sila ng Aegis para mag-attempt ulit ng high grounds. Kasi alam naman nila na hindi basta-basta gagawa ng play yung Betboom eh.
Kasi if ever na gumawa ng ganun, kaya sila labanan ng Team Spirit head-on. So, Recta Dagon 5 yung magiging plano dito ni Kiefer of the Light, diretso na. So, Dagon 3 na meaning to say yung kanyang Dagon dyan. So, dalawa na lang yung kailangan, Mike. Ito, sabi ni Brian Cruz. Kahit tumagal pa yan, ano gagawin nila sa double chrono, double rabbit, yun pa. Yun nga eh. Once refresher pag nag-up pa yung mga items na yan. Not to mention, may MKB na rin si Faceless Void. So, yung evasion dito ng LS sa kanyang Radiance, di na rin masyadong magmamatter totally. Pakano na lang talaga. Pam extra damage na lang talaga yung Radiance na yun. Pero guys, ayan, na-up na yung wager. Wager natin, 43 minutes. May basher ng Tide Hunter boy. Yun wala, may attack speed kasi siya, naka-easy siya eh. Papa, gusto niya na rin pumalo. Sa bagay, may ignore siya dito. So, kasi after nung Ravage, ano yung magiging sunod na magiging play niya? Wala na, di ba? Palo na lang siya. Pwede siya magkapalo. Totoo yan. So, wala namang laban yung Vessel. So, sa game kasi na to, ignore mo na lang si Collapse talaga eh. Pick your poison na lang eh. Tsaka kaya siya matapang gumana ng ganyan laro kasi sobrang lamang nila. At the same time, wala namang damage talaga na solid yung Bedboom eh. Parang wala namang makikipagsuntukan sa kanya ng harap-harabat maliban sa Lifestealer. Hawak diba? Pa ni Mirana yung gem? Kasi dalawa na yung gem dito ng ano eh, ng Team Spirit eh. Mukhang nahulog pa nga niya yung gem, no? Kalungkutan. Sobrang favorable for Bedboom nun. Wala yung Mirana, so easy Roshan na naman para sa kanila. Thank you so much, ha? Double gem. So yung mga Moonlight Shadow nila dito, madali detect. Madali na lang, tapos Vision game. Siyempre, double gem na. Dalawang support, may hawak. Ewan ko na lang. Tsaka ano kasi, parang wala na talaga magagawa yung Bedboom sa Vision. Kasi hindi nga nila man eh. Hindi nga nila makontest yung mapa eh. So kahit sabihin may Vision sila, wala sila magagawa dun. Kundi tignan lang yung mga heroes na dumadaan sa wards nila. So nakuha na nga nila dito yung Aegis and Rosh Banner. Actually, isang objective pala yung natitake dito ng Bedboom kung susumahin ano. Sobrang trap talaga nila dito sa mismong mapa nila. Sila makalagpas ng river. Di nga sila makalabas ng base nila mismo. As of now, 22k advantage. A very low kill para sa both teams natin to. Pero okay lang for Team Spirit. Pwede na nilang diretso tong gitna. Isang barracks na lang din kasi naman to eh. Or maybe kahit hindi na, bottom lane na lang. Yun yung pinakamalapit na lane. Kasi ako, yung top lane ng Bedboom dito medyo pushing. So hindi niya tinuloy yung ano, yung Abyssal Blade instead. Nag-satanic si Collapse. Diyos ko po, naka-river tapos pala. Tapos naka-paladin sword pa yan. Almost 4k HP for Tidehunter. Isang Anchor Smash, puno buhay. Tapos may bash. Ay may bash, may buff dito pa nung barko. How to kill Collapse mga sir? Wala ba silang pampabilis ng attack speed yan na sa kakampi? Wala. So, ang kinuha niya is plus 4 yung Kraken, shell damage, block per kill. Wala, gamit, magagamit niya naman eh, kasi na, ano eh, may damage eh, diba? Semi-bugbog nga po yung Bedboom dito. Semi-bugbog talaga boy. Tinray naman nila eh, nung early. Actually, pressured naman dun yung Team Spirit. The problem is, nag-farm lang yung Team Spirit. Gee, kayo muna maangas ngayon, farman lang namin kayo. Tapos, after nung makuha nga yung mga ultis, hindi na sila nakapor, magana. Grabe yung Tide yun, no? Nag-basher, tapos di niya tinuloy Abyssal instead. Big time. Di na, i-cash ko na itong Satanic. Ngayon siya pwede mag-Abyssal na. Ano gamit ng Rush Banner? Basically, buff po yung mga dadaan na Crypton for 45 seconds, kung di mo lang nagkakamali. Correcta sila nga dito sa top lane. Actually, bottom lane naman ngayon yung dinataga ng Bedboom. Kanina top lane yan, pero kailangan na nilang harapin. Ito na. Tidehunter na lang daw bupasag. Correct. May attack speed eh. May damage. Paano nila di? Naka-didi pa rito. So, Yatoro and Collapse lang ulit muna yung approach ng high ground. Mapupwersa ano silang gamitin yung Glyph. Sa Mjolnir lang yan. Ah, oh, Mjolnir pala. Kala ko didi, pambihira. So, Mjolnir lang siya dito. Kuryandering kasi, no? Ni Faceless. Kanina kasi, medyo dikita. Hindi ko nakita na may lightning sa ledgy-ledgy tong si ano eh. Ay, may Silver Edge na. Ay, nakupula, huli ka pa. Doon natalo, sobrang anticlimactic. Tinip na nila agad. For sure, nag-all in to. Walang buyback mic. At abutin siya. Kahit pa sabihin natin, nakasakay siya nga dito sa may neutral, Iyuyul Scepter lang. Pwede na nga i-chrono kahit nandyan, eh, no? Kaya so, naman, eh. So, naka-ready na. Ilalabas na, may posh ka, mamamatay pa ba? Hindi, actually. Good glyph near given by Mira. And there's the chrono. Di mo aabutan, mga sir, yung Yung Magnus Rider dyan. And habang nangyayari yung kickoff,
doon kanina sa may bottom lane, Collapse is just BC. Mm-hmm. Dito nga magbasag ng barracks, ano? I believe thanks to this ward na meron yung team spirit sa may baba, yung lane ward na yun, nakita na lang dumaan yung lifestealer. Kasi nung paano pa lang, nung parang 2,000 pa lang yung pera dito ng lifestealer, huli natin siya nakita dito sa may bottom sa jungle area. Yep. Oh, na dumaan yata dun kaya nakita ng team spirit. Pero good skewer. Ay, the problem is, napalubog ni Mira, may Aegis din yan, pero nga. Arrow will hit. So yun yung magiging first life at least ng Faceless Void. Wala sila ditong lifestealer, kailangan talaga fully polish yung magiging galaw ng Bedboom. RP is still available, Finger as well. Nandun din yung mga Dagon potential burst for Kotel, pero they are going for the Mega Creeps na nga po dito. 30 seconds without LS. May Poshka is just ready. Meron siyang lasso dito. Mirana naman, kumunik ba yung arrow? Actually, he wants to kill Mira. RP? Pero napalaban na sila dito. And Collapse, mga kaibigan. Bilis. Hindi man lang siyang... para gumamit pa ng Ravage sa play na yun. Oo, wala na. GG na to. Yep. Ang sobrang hirap na ibango nung ganitong game. Parang dito may Ravage pa yan. Oh, may nahatak pang isa. Support. Kaganda na ito yung mga nag-38 na tropahan sa over. Actually, aabot pa kahit ata 39. Ay, hindi. Yun lang yung hindi, ano. So, GG is called, mga sir. Saan yung peak off na yun? Palag-palag sila kahit wala yung Elish kanina. Awa naman nila yung Faceless Void sa first life. Yun nga. Sorry miss, para dito kay Nightfall. So game number 1 belongs to Team Spirit, mga sir. Tsaka after nila patayin yung Faceless Void, kasi wala naman na sila magagawa doon sa dalawang hero pa na nabubuhay eh. O dalawang core pa dito ng Team Spirit. Kaya that is, I think, pretty out draft na game. Kasi hindi talaga nila nanay, nasulit yung Keeper of the Light game eh. Mm. With the presence of, ayun nga, Batrider, Rav, yung may follow-up na Ravage pag na-drag ka ng Batrider. Kaya hindi gumana talaga yung nilabas na draft dito ng Bedboom at all. After nun, ayun, puro ano na lang. Pinanood na lang natin kung paano tapusin ng Team Spirit yung game. So, MVP para sa'yo, Mike, sino for Team Spirit? Parang kay Collapse, no-brainer, no? Ah, yung naging laro niya, walang masyadong ano para sa kanya. Tsaka sobrang yaman. Trim. Pero ano kasi, thanks to Dano din kasi yun eh. Draft tsaka playstyle nila na parang hindi nila hinayaan na basta-basta makaporma dito yung ato dito Bedboom, kasi sino ba naman mag-expect parang level 6 pa lang yung mga heroes nyo, apat bigla yung pupunta sa top ng Team Spirit. Grabe, para backup lang, no? Para lang talaga mas top yung Kotal game. Siguro na-miss nila yung pagkakataon na nakakuha sila yung isang support, hinabol nila ng malala yung Kunkka, nag-miss sa RP na backupan dun na parang nagkaroon ng gap yung Team Spirit, diba? Tapos yung Bessel na binili ng maaga, di rin nagamit. Di nga na, lamanan na ata yun. Na-stuck na sila sa 4, meron pa ba sila nakuwang at least isang kill? Parang wala na yung Batrider, hindi nga namatay sa baba eh, di ba? Nakaligtas yung Batrider, nag-glimmer din kasi. Ngayon, meron na ba tayong MVP direct? Collapse, mga sir. XXX, mga kaibigan, para sa kanya dito, no? Solid performance sa kanyang Tidehunter. Walang kahirap-hirap sa lane, nakagalaw yung position 4 niya. Siya ang ating match MVP. May pambit ba tayo direct? Meron, o. Bet tayo sa game 2. Saan naman yung pambit natin? Baka mamaya hindi magamit, ano? Bato 0 na, let's see. Di naman totally lamang sa galaw yung Team Spirit eh. It's just that yung capability ng mga heroes na meron dito, yung bet. Ang hirap nila sobrang banggain. Napigilan lang talaga ng Team Spirit. Kaya nagmukhang walang kwenta yung mga heroes na nilabas nila. Sip yung paano ko lalaro ng Kotal. Ira-ravage ka lang. Pag nagkamali ka ng pwesto, lalaso ka pa. Tapos may X-mark pa. Ang dami pansagot sa Kotal. Kaya pangit na ano. Para, ayan, kasi yung Consig, finner's pick nila yung Kotal eh. Pero ikaw, ano ba bet mo dyan? Times 3 kung magbe-bet boom ka, duration na lang siguro tayo dyan. Map to direct. Sa series pala yung times 3. Akala ko naman dito sa map 2 eh. So, pa-scroll down lang direct. Sa ano lang tayo? First 10, Team Spirit. Team Spirit ulit. First 10 kills. Pag na-2-0 nila tong Bedboom, ito na yung pang second time na nag-game 3 sila. I mean, na-2-0 nila yung Bedboom. Yan. Team 2. Again, mga sir, ako sino po yung mananalo sa may series na ito. Pwede na sa 1-0 yan. Sa mga... makakapaglaro sa playoffs. Yan. Yun. Sa mga tropahan natin gusto mag-bet, syempre,
natin sa atin ng 1xbet. Gamitin natin promo code Kuya Nick. Big letters lahat yan. Get up to 12,000 cash in bonus. Mga sir, pag nag-register kayo sa mga katanungan, mag-message lang sa ating Kuya Nick's page. Tignan natin kung makabawi yung bet boom dito. Kailangan at least ma-elevate nila yung laro nila. Kasi bisa naging laruan, kaya ang hirap nga naman din talaga labanan ng Team Spirit pagka ganun yung mga big ultimates. Ano? Tapos ang ganda pa nila, laro nila collapse. Actually, lahat sila. Even may Poshka, ang bilis nung pace. Yung farm niya doon with the Dagger BOT sa Batrider. Malaman natin sa Game 2 sa ating pagbabalik. Ano? So, don't go anywhere. Diyan lamang kayo magbabalik kami. Promise, Dagger out. Peace. Fuck.